Hello mga Beshwaps at kabayan, good morning, magandang tanghali po, magandang hapon at magandang gabi kung saan man kayo sa lupalop ng mundo mga Beshwap. Ariho ay kaninang umaga at ako ay nagprepare ng aking breakfast at syempre para sa aking alaga. So habang nag-aantay, ayan, nagko-coloring book ako at nagmumuni-muni. So hi mga Beshwap, o diba? Ang aga ko gumising ng amo ko nung araw. Kasi pa naman, 6 a.m. pa lang dito, ganyan nakatirik yung araw. Pa-summer na. Wala mo akong gagawin. So, 7, 8, bumangon ako. Tapos ito. Pagtapos kong mag-breakfast, ayan ang ginagawa ko. Habang naglalaba. Kasi naglalaba ako. Nakasalang na. Tapos nailalag ko na sa dryer ng lash. Later. Hi mga Beshwap, kagigising ko na lang ulit. Kasi kanina nakalimutan ko mag-video dahil inantok ako. Natulog ulit ako kasi agaw kong gumising ni Opa. 6 a.m. gising na siya. So, inantok ako, natulog ako. Pagkatapos ko siyang timplahan, parang 9 a.m. to 11:30. Pagkagising ko 11:30, dumating yung food niya galing sa restaurant. Tapos, nag-prepare na ako for lunch. Pagtapos nun, ayun, nakalimutan ko mag-vlog. Tapos ngayon, ito, pababa na ako para timplahan siya ng tea kasi mag-alas 4 na or 3:36 na ng hapon. Nagtitika siya siya tuwing alas 3, so titimplahan ko siya. Ako kagigising lang. So wala na naman magawa si Inday, so back to coloring book na naman. Natapos ko na. Wow! Tapos ko sila. Tray. Ito naman. Nabigyan ko na ng tea at merienda ang aking opa. Ayan, so cola sa akin. Medyo mainit. Ayan, so mag-antay lang ko hanggang 5 kasi 5 kami kakain. Ay, 6 kami kakain. Ayun, nakalimutan ko na mag-video mga besh. Tapos na kami kumain ni opa at 6:25 na. Nagugas na rin ako. Pero soup lang kinain niya kaya ginawa ko siya ng snack. Gusto niya to. It's a Dutch food. Bitterballen ang tawag. Ayan. Para di siya gutumin mamayang gabi. A few moments later. Ayun, mag-unboxing tayo. Dumating na wow! Pero siguro, ano, last na to kasi instead na ibibili ko ng mga sapatos, bag, damit yung pera ko, ipunin ko na lang. Kasi may bagong so, nag-iipon ako talaga ako ng pantalon. Kasi wala lang balak mag-asawa. Yay! Ang gaganda mga besh! Ito muna. Ito, tear na to. Ah! Ah, cute! Shorts. Baka pang-summer. Wow! Shorts siya ka to. Ay! Small na to ha. Tapos ito. Dress. Hala! Gaganda ko niya. Susukatin ko. Ay, sobrang ano niya. Kailangan may tube kasi kita masyado yung ano. Maganda naman ang sheen. Kaso yun nga lang, sobrang ninipis talaga. Okay na. Uy, ito! Ito, pang Paris ko to! Ang ganda! Susukatin ko. Charan! Ang ganda niya! Medyo ano lang dito. Nalagyan ko siya ng something. Ang haba niya! Pang Paris ko to eh. Pero ang ganda. Ay, ang taba ko na talaga. Ayan, good daw sabi ni Opa. Si Opa kasi parang tatay ko dito. Medyo maano siya dito, maluwang. So, lagyan na lang siguro ng perdible or something. Pero sa likod naman, okay naman siya. Ang ganda nga. Ganda niya. Sakto lang yung haba. Kaso, langit siya. Tapos yung belt na lang dito. Laki ng braso ko. Ito yung isa. So, kailangan ko talaga mag-shoe. Ganda, no? Cute. Hala. Parang small. Pero, okay lang. Cute, no? Dalagang Pilipina. Ito, ang cute na. Oh, gundo. Sabi ni Opa, ito daw looks normal and cute. Ito daw, pang gala or pang gala. Yung mga, parang meat gala, ganon.
Pero in fairness, maganda siya. Ito makapal ah. Makapal yung tela niya. Ito medyo manipis. Pero oo nga naman, ang ganda niya. Pang formal. Alam mo yung... Ayun, going back. So, ito daw nga is formal. Tapos ito pang... pang party, ganun. Alay mo yung opinion din siya. Oo nga naman, di ba? So, ayun lang mga bash. Ito, pang ano to eh, pang summer. Cute niya. May partner na short. Oh, di ba? Ganda. Nakakaputi siya, oh. Kaputi na naman ako kay Korte. Yun lang, medyo tumaba talaga ako as in. So, ayun mga best shot. That's it. And don't forget to like, share, and follow. Maraming salamat ho sa walang sawang support at so bye-bye ninyo dun sa mga taong hindi ko expected na sinusuportahan ako until now. Yung sa mga taong nakaka-appreciate sa akin, sa mga ginagawa ko, yung dumadamay sa akin sa mga struggle ko, sa mga hindi ko kilala pero dinadamayan ako. Sa mga best shots ko dyan, maraming salamat. Hindi nyo lang ho alam kung gaano ako kasaya. Hindi ko ina-expected na ganun yung pagtanggap nyo sa akin, lalo na nung Independence Day na. Nakalimutan ko i-express talaga, which is parang na-overwhelm ako na sobrang saya lang kasi hindi ko alam sa ibang tao, sarili ko lang na mag-enjoy ako. Tapos I didn't expect na may mga tao pa palang may gusto sa akin or naka-appreciate sa akin, although maraming tumalikod sa akin, pero may mga nakaka-appreciate sa akin maliban sa pamilya. So alam niyo na yun kung sino kayo mga best shops, and ayun lang, bye for now. The next day. Magandang hapon mga best shops. So ngayon ay 5:39, magluluto ako ng lumpia, pang stock namin. Ang hapon na ni Opa ay pansit canton kasi marami yung niluto ko. Tapos gumagawa na ako ng kanyang dessert, which is melon, strawberry, cherry, at saka grapes, at saka peach, na hindi ako pwede, allergy ako dyan. So, nahiwa ko na yung mga sangkap, lulutuin ko na lang mamaya after namin mag-dinner. Tapos ito, pinapalamig ko na yung chicken. Ang sarap ng melon ng mga bashwaps. Ayun, makulimlim pa rin. Medyo masama ang panahon pa rin this weekend. Buti na lang, nagpa-deliver ako ng grocery today. Pero tomorrow, kailangan ko pa rin pumunta ng Centrum kasi may pinapabili si Opa. So, ang aking hapunan ay hot silog, sinangag, itlog, at hotdog. Ayun. Wow! Tapos, meron pa ako dito itlog na maalat kaninang tanghali. Ubusin ko na lang yun. Sayang kasi. So mga beshwap, habang nagsasangag ako or nagluluto ng pagkain ko, may kukwento pala ako sa inyo. Nakakatawa, or I mean, I'm really blessed na magkaroon ng ganitong amo kasi sa umaga, alas 6, alas 5 gising na siya. Pero sabi niya sa akin, hindi daw siya nag-iingay kasi nakakahiya dahil tulog pa ako. So ganun ang amo. Nahihiya sa katulong niya. Magising. Tapos, kanina naman, pagkakain namin ng alas 12, kasi ang aga namin gumising eh, nagising 5 a.m. Pero bumangon kami mga 6 or 7 na. Tapos kanina, sobrang antok na tulog ako. Hindi din daw siya nag-iingay kasi baka magising nga ako, my goodness. Tapos yung pagkain ko, mas marami ko sa kanya. Lahat ng pagkain, binibili ko libre. Napakabait mo talaga ng amo ko, as in. Sobrang blessed ako, kaya talagang inuuna ko yung ano niya, kalusugan niya, pagkain niya. Yung may gusto siya, sinusunod ko. Hindi na ako nagre-reject kasi parang ilang taon or months na lang siya dito. Eh, gusto ko naman maging masaya siya sa last part na. Ang hirap pala ng ganun, yung inaantay mo na lang kung kailan kakukuhain ni Lord. Pero feeling ko tatagal pa siyang 5 to 10 years kasi right now, sobrang sigla niya tapos lagi na siyang masaya. Ganun, at dahil dyan, luto na aking sinangag. So, ayan, luto na aking hot silog with itlog na maalat at kamatis. Tapos, ito yung dessert ko. Wow! Melon. A few moments later. So ayan, himay ko na yung ating chicken at ready ko nang ilutuin. Alam niyo mga beshop, hindi naman kasi ganun talaga kadali magluto. Pero kung nakikita kong tao mo sa sarapan sa niluluto ko eh, ayos na, ginaganakan ako. So ito pa yung tatrabahuin ko, tatanggalin ko pa ito isa-isa. Ganun! So tara, magluto na tayo mga beshop. Ayun mga beshwap, madali lang naman talaga gumawa ng lumpia, magluto. Pero yung pagbabalot, yun yung matagal, tsaka yung preparation. So, syempre, maglagay tayo ng mantika sa kawali. Igisa natin yung sibuyas at bawang. Ganun din yung ating chicken. Tapos, lagyan nyo lang ng salt and pepper or mga pangpalasa. And then, after that, pagka nagisa nyo na yun, lagyan nyo na yung carrots at tsaka lagyan nyo ng seasoning again. And, chicken cubes, and then lagyan nyo yung chicken stock. Tapos, isunod nyo yung carrots. Pag naluto na yung carrots, saka nyo ilalagay yung
repolyo. Kasi yung repolyo po ay madaling maluto. So, ayun na nga mga beshwap. Pinadali ko na ang pagluluto. Pero, ito ay medyo mahaba-haba kasi, alam nyo, sa totoo lang, ang pagluluto ay dapat hindi minamadali. At saka, dapat yung pagluluto ay galing sa puso, hindi sa nguso. Char. Hindi kasi, sa totoo lang ho talaga, ay mahirap ho talagang magluto. Hindi naman talaga ganun kadali. Dapat din kasi pinaglalaanan nga ng time and effort, mga beshiwap. Kasi pag minadali mo ang isang bagay, hindi maganda yung kalalabasan. So, give your all efforts and time sa lahat ng gagawin mo. Kung sa pagluluto man yan, sa plano mo sa buhay, at sa kung ano-ano pa. It would take time para ma-perfect ang isang bagay. So, syempre, kidding aside, nilagyan ko siya ng toyo na pangpalasa. Hindi yung toyo ko. Pasensya na kung parang late-late ang upload ko this week kasi simula nung Independence Day, medyo sumama yung pakaramdam ko. As you can hear my voice. Oh, English yun, charot. Sumama talaga yung pakaramdam ko. Gusto ko lang kumain at matulog. Hindi ko alam kung bakit. Feeling ko may nakain akong tira ng naglilihi. Oh, naniniwala ka ba doon? Baka hindi. Pero para sa akin, totoo yun. Ewan ko, basta gusto ko lang kumain at matulog. Kahit bagong gising ako, antok na antok pa rin ako mga beshwa. Pinipilit ko lang talagang bumangon kasi nga may alaga ako. And yun, ito yung pinakamatagal na gawin. Pagtanggal ng isa-isang rapper, paghiwa-hiwalayin mo sila. Alam mo yung pinagtagpo sila pero hindi tinadhana. Kahit anong kapit nila sa isa't isa pero ending maghihiwalay din sila. Charot. At saka yung pagbabalot mga beshwa. Yun yung pinakamatagal sa paggagawa ng lumpia. Lumpiang Shanghai, lumpiang Toge, at kahit anong pa pang lumpia. Yun yung pinaka mahirap or matagal gawin. Tapos yung ibang tao, ayaw na nilang maghirap sila or ayaw na nilang pahirapan yung sarili nila kaya kumakawala sila, charot. Hindi, umu-order na lang sa mga masisipag na nagluluto katulad ko. And speaking of, may nag-order sa akin ng macarons na to be delivered sa Utrecht. Yung nag-order sa akin, wow, is from China pa. Pero Pinoy siya. Oh, diba? Pero hindi ko pwedeng sabihin. Yun lang ang pwede kong banggitin. Pero other details, abangan nyo na lang sa susunod. Hindi ko naman pala ibibigay yung details. Pero syempre, ipapakita ko sa inyo na ipapadala ko siya. Oh, diba? Social. And maraming salamat ko nga pala sa walang sawang support. At pagsubaybay, I really appreciate sa lahat mga beshwap. As in, dun sa mga dati kong followers, dun sa Inday Jersey May na ako ay hinahanap, akala nila ay umuwi na akong Pilipinas at akala nila ay hindi na ako nagba-vlog. Nagkakamali kayo mga beshwap. Nandito pa rin ang inyong Inday. Iba na lang ang aking Facebook, kundi Jersey May in Netherlands po. Naha kasi yung Inday Jersey May. Pasensya na kayo. Pero hindi naman ako sumuko. Alam kong pagsubok lang yun. Kaya eto, bumabangon pa rin ako at patuloy na lumalaban para sa araw ng kalayaan. Charot, ano ba yun? Ba't may ganun? Pero kidding aside, maligayang kaarawan po ng kalayaan sa ating lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. And I hope proud kayo na maging Pilipino. Kasi yung mga puti nga o yung ibang lahi, proud sila or gusto nila maging Pinoy, tayo pa kaya. And happy anniversary nga pala sa aking nanay at tatay. Wedding anniversary pero never nilang sinelebrate at never nilang naalala. Ako lang every year ang nagpapaalala. Even yung dalawa kong kuya, hindi nila alam. Hindi ko alam bakit, pero kasi hindi talaga sila nagse-celebrate eh. Ayoko nang sabihin kung bakit. Basta, yun na yun. Basta, nandun pa rin yung nanay ko. Tapos yung tatay ko, ayun, medyo. Basta, gano'n na yun. As in, at least hindi ko siya makikita balang araw sa kalsada na namamalimos at nanghihingi ng pagkain sa ibang tao. Kaya ako'y nagsusumikap. Oo, hindi perpekto ang tatay ko at hindi perpekto ang pamilya namin. Naaawa ko dun sa mga katulad ng napanood ka sa Rapid Tulpo in Action sa YouTube. Inaayawan siya ng mga anak niya, which nakakadurog ng puso mga beshiwap. Later. So, ayan, after 1 hour. Natapos ko na din ang wow! Sahog. Haluan ko ng sotangon kasi ayun pa yung sabaw niya. Sayang. So, ayan, luto ng ating lumpia. Ay, gawin pa lang. So, ito para sa anak ni Opa. Ito para sa amin. Stock namin. So, that's it for today's video, mga besh. And don't forget to like, share, and follow. And baka naman, paki-comment down below kung taga saan kayo para alam ko kung saan nakakarating yung video ko. Char, may ganun. So, bye for now, mga besh. The next day.
Hello mga Beshwab sa Cabayan, happy Thursday. So after 4 days, nakalabas din ako ng bahay kasi maulan from Sunday until yesterday maulan. So dito na ako sa sentro. Bibili ako ng shrimp ni Opa at saka bread. My God, mahirap mag-step pa. Sumabay lang ako sa sister-in-law ni Opa. So sana hindi na maulan kasi Saturday is my another Independence Day na naman sa Dunhak. Hopefully di maulan. Nagpaalam na kay Opa, pinayagan naman ako. So, nagpahatid ako dito sa banda sa sentrum sa sister-in-law ni Opa. Kaya mabilis ako. Bibili lang ako ng pagkain ni Opa. Ganda ng weather for today. Ayun, nakarating na ako sa shop kung saan ako makakabili ng kung ano-ano. Kasi naghahanap ako ng box na lagayan ng gift na pwedeng ipa-post NL or ipa-post ba? Yung sa mail ba? Ganun. Tapos, naghanap din ako ng card yan. Iikot-ikot ko yung store na yan, pero wala yung gusto kong box. Siguro sa city lang meron. Nagtanong na rin ako dun sa mga staff, pero wala silang makita mga beshiwaps. Nakabili na ako ng isda. Ay, isda. Shrimp ni Opa, tsaka yung lagayan ng ipapadala ko, tsaka birthday card. Punta naman tayo ng grocery, may bibili na ako bell pepper, tsaka bulaklak. Kasi gagawa ko ng sweet and spicy na chicken. Malapit na ako sa grocery, mga bashwaps, at ako ay nagugutom na. 10:29 pa lang, pero gutom na ako. Pansit kasi kinain ko kaninang umaga. Kumain ako ng shwatanghon. So, punta tayo din, bibili tayo ng tinapay ni Opa, tsaka bell pepper. Ang ganda nito, oh. Oh, diba? Ang ganda. A few moments later. Yeah, so konti lang ang bibiliin ko today. Bumili akong bell pepper, raspberry, katalong, at saka squeeze juice, orange. Tapos bumili akong tissue at saka ano nga, tissue. Kalimutan ko na. Ayan ang nabili kong flowers for today para kay Opa. Sana ganito din yung weather sa Saturday. My goodness. Nakakatamad gumala pagka maulan. May gipang kumain at matulog. So, pauwi na tayo mga besh. Pabili siya ng tissue, ano, soft, medyo pricey. Pero okay lang. Parang problema sa kanya kahit mahal. So, gutom na akash. Buti na lang di na ako magluluto pagdating ng pagkain niya. Pagkain ko na lang yung talong naman, ano ko lang naman, air fryer. Ayan, so malapit-lapit na tayo mga beshiwaps. Nga po pala. Ang daming nagsasabi sa akin mga kabatch ko na sana all daw nandito. Ako naman sana all nasa Pinas. So kanya-kanyang tadhana ho talaga tayo. Ano, kasi sila, kahit wala dito sa ibang bansa, at least may pamilya, may asawa, may anak. Ako nandito, pero yun nga, single pa rin. So ganun talaga. Hindi tayo pare-parehas ng destination sa buhay. Merong naunang umunlad or nakaangat sa buhay. Meron naman nag-uumpisa pa lang katulad ko. So, alam niyo yung parang hindi talaga pantay-pantay ang mundo. Huwag tayo magmadali kung ano yung gusto natin sa buhay. Kasi pag minamadali natin, ayun, hindi natutupad. Kasi everything will take time and process talaga. May tamang proseso talaga sa pag-unlad sa buhay mga besh. Hindi talaga minamadali yun. Pinaplano, tapos sinasamahan ng sipag, tiyaga, at saka disiplina. Kailangan matuto tayong mag-ipon. Kasi kung waldas tayo sa pera, walang mangyari sa pinaghirapan natin, as in. Ngayon ko nang nare-realize yun kasi sa dami ng tinulungan ko when it comes financial ending, nag-age ako ng 30, wala akong naipon. So ngayon pa lang ako nag-uumpisa. So kailangan may limitasyon din yung pagtulong natin pagdating sa financial o sa pera. Hindi porke meron ka eh ubus-ubus biyaya at ibibigay mo na lahat. Masabi lang na mabait ka at matulungin. Hindi ganun ang buhay. Pwedeng tumulong pero yung sapat lang, yung kaya mo lang. Hindi yung walang-wala ka na eh. Sige pa ng sige. Ay nako, gutom na ako mga besh. Later. So, syempre mga beshwap, nakarating na ako ng bahay and what to do. Ayusin natin ang mga bulaklak na alam nyo namang alam ko na ito ang pinaka-paborito kong gawin after na mag-grocery kasi wala namang ibang gagawa kundi ako. Alangan namang si Opa, diba? Hiyang-hiya na nga siyang mag-ingay sa umaga kasi baka magising yung katulong niya. Aba, siya pa rin pa ba ang gagawa nito? Diba? Abusado na akong katulong.
Abusado ng tagapag-alaga pagkagano. So ayun, inarrange ko na yung mga bulaklak at ang ganda ng kanya kinalabasan. Wala kasing kulay yellow. Favorite ni Opa yung kulay yellow na bulaklak. Kahit anong yellow na kanina, wala akong makita. Kaya yan na lang yung binili ko, kahawig ng yellow, o diba? Parang yellow na ranger. At saka matagal yung bulaklak na yan, in fairness, umaabot yan ng almost 2 weeks. Kasi yung ibang bulaklak is yung same with that. Ano bang carnation ata yun? Di ko alam anong klaseng bulaklak yun or anong tawag. Eh, since last week pa or 2 weeks ago pa, pero buhay pa. Tapos itong yellow-orange naman na roses is last week lang to na Thursday. So, 1 week na siya. So, pag ako talaga nag-arrange, inaabot siya 1 to 2 weeks mga beshwap. Magaan ang kamay ko when it comes sa mga halaman at bulaklak. Kaso yung mga tanim ko sa labas na kamatis at saka yung iba pang ano is kinakain ng insekto. So para madisappoint na ako kasi wala eh, kinakain sila ng insekto. Di ko naman alam paano or saan bibili ng mga pangtanggal sa insekto. Yung parang baboy-baboy. Baboy-baboy kasi tawag namin dun. Hindi ko alam kung anong pang-alis nun mga beshwap. So, hindi ko na siya tinuloy. Pero may ano ako, may punla akong apple. Sabi ko kay Opa, pag okay na siya, ilalagay ko dun sa ano, sa, what they call that, sa garden. Kaso, ayun, kinakain din siya. Medyo malaki na yung ano, yung sprout niya. Kaso yun nga kinakain. So, ito na ho. Tapos na ang aking bulaklak. Ipapakita ko sa inyo yung ano yung pagkakayari niya o ano yung itsura niya pagkatapos. And nilalagyan ko din yung altar or yung picture ng asawa niya. Natutuwa siya pag nilalagyan ko ng bulaklak yung asawa niya. Dati siya lang ang naglalagay dun. Pero ngayon pumapayag na siya nalagyan ko. Kasi sayang naman yung maliliit na bulaklak. And ito na nga po pala yung aking talong na in-air fryer ko kasi gusto kong kumain ng talong with bagoong alamang kasi may bagoong alamang pa ako. Tapos sinumahan ko na rin ng itlog na pula at saka kamatis na binili ko. Yung itlog na pula binili ko sa Independence Day pa and hopefully maka-attend ako this coming Saturday kaso medyo maulan. Nag-aantay pa kami ng go signal sa Denha kung matutuloy yun or hindi. Kasi pangat naman na sobrang maulan tapos ang daming tao, di ba? So masarap to. Mainit-init pa. Paborito ko talagang luto sa talong ay inihaw. Kaya sawsaw mo lang sa toyo at calamansi, panalo na sa akin yun mga beshiwap. At saka ano, yung okra, nilagang okra. Paborito ko ho talaga yun, tsaka talbos ng kamote. Tapos pag nakain ako niya, nakakamay ako. Wala namang problema sa alaga ko or dun sa amo ko kung magkakamay ako. Kasi yung ibang Dutch, ayaw nila nakikitang nagkakamay. Pero sa amo ko, eh, ayos lang naman. Tsaka sabi niya, kainin mo lahat ng gusto mong kainin. So, food trip kami na. Tapos kung ano yung gusto niya, yun nga, binibili ko kahit malayo, pumupunta ako. And natikman niya yung itlog na pula, gusto niya. Kaso hindi siya makakain ng marami kasi nga medyo maalat. Pinagbabawalan kong ng maalat. So, alin na ho at makain ng mga beshwap. And don't forget to like, share, and follow mga beshwap. And that's it for today's video mga beshwap. And always be good and choose to be good. Bye for now. The next day. Hello mga beshwap. Dahil nagutom ako, for today's video, magluto tayo ng maha. First time ko magluluto ha. So, meron tayo dito ang corn starch. Corn, tapos evaporated milk, condensed milk, gata, and sugar. So, pagsasama-samahin lang natin yan mga beshwaps. Coconut milk. Condensed milk. Thank you.
po na ating pag-uusap. So, luto ng ating mga blanca. Moment of truth. Tingnan natin. Wow! Ay, panalo. Papatikinin natin ang ating alaga. Kunti lang. Then, pag nagustuhan niya, bibigyan ko ulit. Di pa masyadong matigas ko. Mainit pa kasi. Moment of truth. Patikinin natin siya. Ay, wow, panalo. Ay, pwede na mag-business si Inday. Charot. So, tara ko at makakain. First time ko alam magluto, mga Beshiwaps. Ang sarap. The next day. Hello mga Beshiwaps. So, ngayon ay alas 3 na ng hapon. Pero mukhang alas 5 na kasi umuulan. Aww. Ano ba yung saging na binili ko ng Independence Day last week? Noong June 18. Ngayon, gagawin ko siyang maruya, mga Besh. Pero ano lang. Wow! Lang. Ayun, no, tingnan nyo. Ang lakas ng ulan. Lalabas sana ako kanina. Buti na lang hindi ako lumabas. So, ganito lang ang gagawin mo. Ito daw ay galing pa ng Davao. Wow! Luto ay ng maruya. Grabe naman ka. Talas na rin. Talas ko yung pintuan. Yan. Gaganan mo lang yun. Dalawa lang kasi yung dalawa gusto ko nilaga. Yung isa gusto ko prito. Pito sana yan. Eh, binigay ko dun sa kasabay ko sa train kasi di siya nakabili. Oh. Aww. Yung nanay ko, tatay ko, Diyos kumiyo, Marimari. Yung mga saging daw namin sa probinsya, pinapakain na lang sa baboy. Aww. Aww. Kasi lahat naman sila dun may tanim. Yung mga pinsan ko, mga tiyo-tiya ko, may tanim naman. So, ayun. Tsaka walang bumibili. Yan. Tapos gagawa tayo ng coating. Arena. Alright. Atin, Inday. Arena ko ano. Kukot lang natin tapos. Bigyan natin ang kubigs. Tunawin natin. Kulang ng tubig. Tapos, ayan. Lagay na natin. Coat lang. Magpapait muna ako ng mantika. Pag mainit na yung ating mantika, ipaprito na natin. Tapos, lagay natin ang isa. Antay lang natin mag-golden brown yan. Tapos, ayun, tuto na ang ating maruya. So yan, bili na ho kayo ng maruya. Pag wow! Tara at makain. And that's it for today's video mga Beshiwaps. Don't forget to like, share, and follow. Wait, wait lang para sa 500 na pang-load. So keep on sharing and mag-comment kayo kung taga saan kayo mga Besh.